Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sa aking mga kababayan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam at sa amin po mga minamahal na kababayang mga Kristiyano na hindi pa po Muslim at naghahanap pa po ng kaalaman patungkol sa Islam at kung ano po ang Islam. Ako po ay kilala sa dating pangalan na Mark Jason Esquilona Domer na kung saan ako po ay isang mangangaral ng Kristiyano sa aming pong lugar sa Masbate City sa Aroroy. So kilalang kilala po ko sa eskwelahan ng Paniki National High School na kung saan dito po ako dati araw-araw nagba-Bible study at sa Aroroy po ay kilala din po ako bilang tagapagpahayag ng salita ng Diyos na nakasulat po sa Biblia. Natuklasan ko po ang Islam nang ako ay mapadpad dito sa Maynila sapagkat dati inaakala ko ng Islam ay napakasama. Ang mga Muslim ay mamamatay tao, mga terorista. Ngunit sa akin pong paghahanap ng kamalian ng Islam upang ito po'y magamit sa atin pong mga kababayang mga Muslim ay hinahanapan ko po sila ng mali para maipakita sa kanila na ito, mali ang pananampalataya nyo at ang pananampalataya namin ay tama. Sa akin pong paghahanap ng kamalian ng Islam ay unti-unti pong umiikot, bumabaliktad ang sitwasyon at ang sariling pananampalataya na akin pong kinabibilangan dati ay nakikita ko po na ito yung mali. At ang Islam, siya pala ang tamang relihiyon. Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala nagpadala siya ng maraming propeta. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, A'udhu billahi minashaytanir rajim, Wala kadaba'athna fi kulli umatir rasulan an i'budullaha wa jtanibut taghut. Nagpadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng napakaraming propeta. At lahat ng propetang ito ay nagtuturo na merong nag-iisang Diyos at huwag sasamba sa ibang Diyos maliban pa sa Kanya. Sa akin pong pag-aaral ay natagpuan ko po ang Islam. Nalaman ko na ang Islam ay tunay na relihiyon. Ang Islam ay hindi mamamatay tao, hindi terorista, sapagkat ang Islam ay nagtuturo ng kapayapaan, ng katahimikan, at ng mabuting pakikitungo sa mga kapitbahay. Bilang dati pong Kristiyano, ako po'y masasabing mabuting tao. Nakikitungo sa mga kapitbahay ng maayos, sa mga kaibigan, nakikipag-usap ng mahinahon. At nang ako po'y naging Muslim ay mas tumindi pa po yung takot ko sa Allah, yung takot ko sa Diyos. Ako po'y nagkaroon ng takot na mag-isip ng masama sa aking kapatid. Ako'y nagkaroon ng higit na takot na abusuhin yung aking mga kababayan, aking mga kapatid, aking mga kapitbahay. At mas tinindihan ko pa po yung aking pakikitungo sa kanila sa kung papaanong itinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pakitunguhan ng mabuti ang mga kapitbahay, ang mga kapatid, ang mga magulang. At alhamdulillah, ngayon po ay isa po kong ganap na Muslim na mayroong sapat na ganap na katahimikang kapayapaan at pagmamahal. Sa akin po mga kababayan na mga non-Muslim, mga hindi pa po mga Muslim, so hinihikayat ko po kayo na pag-aralan nyo po yung sarili nyo pong kasulatan, yung Biblia, kung papaano ito nagsimula, kung papaano lumaganap ang Kristyanismo, lalong-lalo na po dito sa ating bansa. Pag-aralan po natin ang history, kung papaano nagsimula ang pamumuno ng Kristiyano dito, at kung saan nagsimula ang Islam. So, inshallah po ay atin po itong pag-aralan. Magkaroon po tayo ng pagsaliksik. At sa akin pong mga kapatid na mga taga Masbate, na akin pong dating naging estudyante sa pagtuturo ng Biblia, sa akin pong mga kababayan, mga kaibigan, mga kaklase na kung saan ay nakinig sa akin dati sa mga aral ko sa Biblia, mga kapatid, humihingi ako sa inyo ng kapatawaran kung ako man ang nagpatibay ng inyong pananampalataya patungkol sa Biblia. Ngunit ngayon aking mga kapatid, nawa ay pakinggan niyo ko. Ang Biblia, ito po ay gawa ng tao, isinulat ng tao, at napakarami pong contradict. Samantalang po, pag-aralan nyo ang Quran. Ang Quran, nag-iisa, walang katulad, hindi pinalitan, hindi binawasan. Mga kapatid ko, nawa ay pag-aralan po natin, inshallah. Huwag po tayong magkaroon ng bias. Huwag po nating isipin ang Islam ay ganito. Kilala nyo ako. Kilala nyo ako kung paano ako nagpangaral sa inyo patungkol sa Biblia. At alam nyo ngayon na mas higit yung pananampalataya ko sa nag-iisang Diyos. Nawa kahit sa isang pagkakataon na hindi tayo nagsama-sama ulit, pakinggan nyo ko at bigyan nyo ng halaga
yung sinasabi ko ngayon, pag-aralan nyo po ang Islam, insha Allah. Muli, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.